iPhone 12 Pro Max, andito na, 3,000 pesos lang na ito sa Shopee. Alam ko na sasabihin nyo sa akin, Beans, hindi ko ba natadala? Dalawang beses ka na na-scam, ha? Well, actually, that's true. Dalawang beses na akong bumili na cellphone sa Shopee at bogus yung mga cellphones na yun. But guys, I have done my research, chinek ko mismo sa Shopee, and I have verified the information. Ito yung pangalan niya, phone, smartphone, iPhone 12 Pro Max, may S pa, cellphone, Android. Baka typo lang, nagkamali lang sa title. Mobile phone, 8GB of RAM, 256GB of internal storage, 2021 full SC. Meron siyang 4.6 na star rating, 1.6K sold. Napakabenta pala nito. And yes, dito na convince. Ang brand daw niya is A iPhone. That's Apple iPhone, so okay siya. Tapos meron siyang warranty duration ng 6 months. Yun pa lang, alam mo na parang okay siya. Just in case masira to, kaya nilang i-replace. Or ayusin. Battery capacity, 5,600 milliamperes. At ayun na nga, 8256. USB Type-C na siya. At ito pa, chinek ko yung kanyang mga reviews. Inuna ko talaga siya. It says here, thank Yopu, seller and Shopee. The mobile phone is very easy to use. The screen is very clear. Shooting night scenes is similar to shooting daytime. Grabe, lupit ah. The microscope function is amazing. May microscope pa pala siya. The camera is really amazing. Check ko yung mga pictures sa baka... Ay, tama na. This is legit. Ganyan ang mukha ng aking iPhone 12 Pro Max. Pakita ko sa inyo. See? Tapos yung likod, oh, kamukha din niya. Eto pa, meron. Nung una, parang ayoko umorder, natatakot ako, mascam. Pero nag-take ako ng risk. Kasi napabasa ko naman sa comments ng buyer na madami namang bumibili, sobrang approachable si seller. Always siya nag-chat sa akin. And on-time delivery naman. Pero good naman nung dumating with freebies pa. Yun, may freebies pala. I can't wait for my freebie. Ano kaya yun? Uy, mukhang legit na talaga to. Mukhang nakahanap ako ng isang phone para sa inyo lahat. At isa pa, iPhone to. Ngayon, i-check na natin kung legit siya. Kaya buksan natin, mag-unbox na tayo. Let's Beans, and you're watching Unbox Diaries. Okay, so as usual, JNT, ang reyna ng padala. Tapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Okay, ito na siya. Wow. Although, nakukulangan ako ah. Medyo manipis lang siya ngayon. 4.5 stars lang para sa akin ang packaging ngayon. Ito yung iPhone 12 Pro Max na box. Box ng phone ko. At ito naman, yung sa Shopee. May plastic pa. Oh no, mukhang ramdam ko na. Wala kang pera, hampas lupa. Baka lang para bumaba yung presyo, kailangan na lang ilagay sa ganitong klaseng box. Which is generic lang yung box. Ayan yung kanya nakalagay. Check that out. Time. Hindi ba date yan? 2021-01-19. January 19 siya. Nagawa ng manufacturer. LT35. Blue. So, color blue siya. Ito yung likod. Merong mga HD voice. Soy ink. But yes, ayun lang information sa box. Naku ah, medyo mahirap to buksan ah. Ang level ah. Wow. Ayun na nga. Naka-bubble wrap naman ang phone. Well, at least. Kasi nga yung aking iPhone 12 Pro Max ay hindi siya naka-bubble wrap. Tingnan naman. Hindi siya magkasya. Mukhang legit. Guys. OMG. Kumain yun. At ano to? You won the prize? Cash recharge bonus. Congratulations on your winning. Please check the contact information on the back of the card to contact us for reward. Oh my god, naloko. Ang swerte ko. Ito yung contact information. Tanong, magkano ang aking napanalunan? Cash recharge bonus. Mukhang 6 stars ang ibibigay ko dito sa seller na to. Ito na yung box. Oh my goodness. Tinan nyo ang kasama sa box. Napakadami. So madami ang kasama sa box. Guys, hindi nyo ba naisip to? Nag-unbox ko ng iPhone 12 Pro Max last year. Ang nasa loob ng box lang ay papel, SIM ejector pin, at yung kanyang kable. Walang charger. Pero ito, Lord, thank you. This must be my lucky day. Manalo na ako ng cash. Plus, ang dami pang accessories, freebies ang kasama. Okay, here we go. Guys, meron siyang travel charger. 5 volts, 2.4 amperes. That's 5 times 2.4 equals 12 watts ang kasama sa kanyang box. Wow! At least, may charger. And, then cable, micro USB. Akala ko ba Type-C? Pero hindi ba dapat lightning connector? Baka nagkamali lang sila na ilagay ito. Kasi may isa pang
kable at micro USB din. Guys, for the first time ever, dalawang kable ang kasama sa box. Ganyan nila kamahal ang customers nila. Sana all! Which is very useful kasi nga, just in case masira yung isa, may spare ka pa. Tapos, meron pa siyang, tinan nyo to ah, earphones. Buka ba siyang AirPods? Parang mas kamukha niyan kay Samsung ah. Wow! Leto. Sipin nyo yun. Ang dami ko nakuha ngayon compared sa aking iPhone 12 Pro Max na box. Di pa siya tapos. Ang dami pa dito. Meron siyang Nusi Unlimited Innovation. Ito ay nano SIM card slot na SIM ejector pin at adapter. Nusi! Nusi Balasi. Iraulo. Not again, pero this is giving me hope. Tingnan nyo kanyang shape. Pang iPhone na style na display ang kanyang shape. Mukhang mabawi tayo sa actual na unit. And oh my god, for the first time ever, isang jelly case sa loob ng isang iPhone box. Never in the history of iPhone or Apple na nagsama sila ng isang jelly case sa loob ng box. Wait lang ah, baka kasi gumana yung iPhone 12 Pro Max ko dito eh. Baka magkasya. Uy, mukhang kasya. Uy, tinilalim. Kasya oh. Oh, malapit na. Medyo hirap lang akong ilagay. Woo, boom! Tapos, kaya lang yung isang camera natakpan. Pero pwede. Ultimo yung kanyang ilalim, may mga cutouts. Wow. Check that out. And last but not least, ang nagsabi kung legit ba siya o hindi, ang kanyang user handbook. Lagi nyo dapat i-check kung meron siyang user manual para malaman kung legit siya. Grabe. Ang dami. Nanalo ng cash, dalawang micro USB cable, jelly case na magkasya sa aking iPhone, at meron pang Nusi. OMG. It looks like it is my lucky day. Pero ito na yan. The moment I have been waiting for. With matching bubble wrap, let us unsleeve it. Oh, unplastic it. Oh, oh, oh. Feast your eyes on the iPhone 12 Pro Max na 3,000 lang. At kailangan ko na siyang satisfying. OMG. Mukhang ito na ngayon. Legit na legit. Let me just compare the two. Here goes. Oh, tingnan nyo naman guys. From the shape, the color. Oh my god. Grabe. Teka lang. Bakit ganon? Meron ba kayo napapansin sa likod? Parang there's something missing. Tama ka, kaibigan. Nasaan na ang Apple logo? As in, walang-wala. Pero guys, yung kanyang color is wow. Looks really convincing. Ito ay matte finish, no? Pero ang smooth. Parang leather yung kanyang feel. This feels like a leather finish. Wow. Sarap sa pakiramdam. Pero nga, hindi siya glass or ceramic katulad ni iPhone 12 Pro Max. No. Tapos yung kanyang camera, ba't ang liit? Look at the difference. Bakit ang liit lang ng camera nitong bagong phone ko? Pero in fairness, tatlo yung camera, may LED flash, same positioning, at ultimo meron pa siyang LiDAR. Meron din siyang microphone sa likod. Ayan, may dot pa oh. Just like mine. Yung kanyang side, ayun lang. Wala siyang antenna bands just like iPhone 12 Pro Max. Mukhang plastic lang yung side niya. And yung power button, ito yung sa akin. Ito naman sa kanya. What? Okay, so, oo nga, magkaiba yun ko na lang. Volume rocker, nasa kabilang side yung sa akin. Pero I think ito yung tatalo sa aking iPhone 12 Pro Max. Ang hinahanap ng madalas ng mga iPhone users. Guys, ito nabili ko sa Shopee, meron siyang headphone jack. Panis. Nakalagay pa sa taas. OMG. And check that out. Sa ilalim, parehas na parehas yung kanilang speakers. Pero may microphone sa baba. Itong phone sa Shopee. Wow. Lupit ah. And lastly, ba't ganun? Micro USB itong iPhone na to. Ito ang masabi ko ah. Never pa sa buhay ng iPhone or Apple. I mean, kahit ngayon, di ba dapat lightning connector yan? Simulat sa pole, lightning connector ang gamit ni iPhone. Mukhang nagdududa na ako dito. And yung battery niya, I'm just not sure if legit yung 5,600 mAh na battery. Oh no! Oh no! Hayop ka! Ayun na nga. Well, at least nakascrew na yung battery oh. Hindi siya yung madaling tanggalin. Pero kasi nahuhubad yung likod. And yes, meron ko naman ditong SIM slot at micro SD card slot. Wala na siya 5G, syempre. Mahala nyo, ito yung likod ng iPhone 12 Pro Max. Teka lang ah, buksan na natin. Ghost! Ano to? Welcome! Uy, meron pa siyang effects! Grabe! Teka lang. Ay, lobat na. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 2% na lang. Charge ko muna. Na lang, dalawa yung aking kable. A few moments later. Okay, so kakatapos ko lang mag-charge. 84%. Wow, ang bilis. And this is 5,600 mAh of battery, ah. There you go. OMG. Okay, so check ko lang, ah. Magkamukha ba? Kamusta naman yung brightness? Ito ba'y OLED display din? The side. Next. Mukhang LCD display lang siya. Pero yes, kamukha-kamukha niya si iPhone sa harap. Check out that notch. Yung bezels
OMG, kaya lang ang kapal. Bakit sobrang kapal nito? At saka yung kanyang punch hole nasa gitna ng kanyang notch. Tapos ano to? Guys, tinan nyo maigi yung kanyang notch. May punch hole ang kanyang notch. That is the first time na nagkaroon ng combination of a notch and a punch hole. But yes, ito na nga. The best feature of this 3,000 pesos iPhone 12 Pro Max is this. Ang aking iPhone 12 Pro Max ay walang Google Play Store. Kahit si Huawei, walang Google Play Store. Pero ito, meron. Guys, may GMS na siya. Google Play Store sa isang iPhone. Grabe, si Huawei nga walang Google eh. Ba't siya naban? Pero ito hindi. Dapat binaban din to. Kapal na mukha mo! Kasi madaya na ang isang iPhone ay magkaroon ng Google Play Store. It's never been done before. Pero wait, teka lang. Meron pala siya App Store. Ayun oh. What? Kaya lang downloads folder siya. Napepeke na ako dito ah. Sa settings ah. About the phone. Ayan, so Android 10? Naku! Guys, nakita nyo ba yan? CPU MediaTek 6889. That is Dimensity 1000. Tapos ang kaya CPU core. Oh my god! Sabog na to! 10 nuclear bomb! Nakakatakot naman yung kanyang course. 10 nuclear. Okay, so ibang level na to ah. This is a okay na ako sa 10 strong course ha. Believe me. Pero 10 nuclears? I'm not sure what country you came from. Pero mukhang mahilig ka sa mga nuclear. Tell me, can I eat that? No sir, that's a tank. Pero siya, meron siyang 8 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. At yung kanyang model number is MXMX. Huh? Pero Dimensity 1000, grabe. Bilis nun ah. Check nga natin kung gano'ng kabilis yan. Wait lang, i-check ko yung kanyang specs ha, itong Dimensity 1000. Totoo, 8256 nga pa storage. Pero Deca-Core 2.2 GHz. Guys, Deca-Core na siya. Deca-Core is 10 cores. Pero nakalagay dito is the latest 8-core CPU mainstream configuration. 8-core is octa-core, by the way. Deca-Core, 10. Now you know. With water. Pero wait, isa pa to. Isang feature na wala pa sa iPhone ko, which is yung fingerprint scanner. Tama yun. Alam nyo ba yun? Wala pa fingerprint scanner ang iPhone. Pero meron siyang face unlock. Wala lang siyang fingerprint scanner. Pero ito, guys, meron na. Let's try it out. Ito ah. Check ko ah. Touch screen fingerprint. OMG. Ayun na. Legit! OMG! Wow! This is amazing! Tapos na! Let's try it out! And... boom! Kaya lang ah! Tata ko legit talaga ito ah! Dapat dito kagana! Nani? Parang lahat na lang gumagana! Ito lang dapat naka-register eh! Tata ko dalawang kamay ah! Gagana! Oh! Dalawang kamay! Try ko sa siko ko! Oh! What? Paano yun? Mukhang kailangan mo lang ata pindutin yung parte na yun para magbukas siya. So fake ang kanyang fingerprint scanner. Pero yes, i-check natin kung legit yung kanyang face unlock. Okay, so try natin ha. Gana ha. Para sa inyo. Oh, yeah, in-scan niya, in-scan niya oh. Yun, so let's try it out. Tignan natin ha. Oh! Nag-unlock. Tignan ko gana sa side ha. Okay, nag-unlock pa rin. Paano pagka di nakatapad sa akin? Ay! Oh, ba't ganun? Kalok po may napeke na naman ako doon ah. Nakalagay kasi dito sa Shopee, your face is your password. The face unlock accurately detects your face to help you unlock the screen or access a private app. Kaya lang mukhang kahit saan yata na-unlock siya, di gumana. And yes, mukhang peke rin nata ang kanyang fingerprint scanner. Pero still, tignan natin kung okay ba yan, totoo ba yung specs niya. Pero wait ah, check out the icons. Guys, meron akong ganyan sa aking iPhone 12 Pro Max. May mga icons na pang iPhone dito ah. Oh, may calculator siya. Pero piling ko Google calculator to eh. Google calendar na mukhang Apple calendar. May clock. Yung camera app niya, medyo iba. Okay guys, ito nga pala yung iPhone 12 Pro Max. Ang ganda, di ba? Wait lang. Ang sabi niya dito, ang kanyang camera specs ay 24MP HD camera. Pero dito, mukha siyang 2 megapixels. Ang pangit ng camera mo. Medyo ginagalit mo ako ngayon ha. Alam mo yung pangit ka na nga sa totoong buhay. Mas papangit ka pa dito. Ang klaseng software to. Parang lumang-luma naman ito. So by the way, what is the display specifications? Nako, walang sinabi. Ang sabi lang dito, big screen phone, 6.7 inches. Well, actually, 1080p siya. Ito nakalagay sa baba sa description niya. 1920 by 1080. May ganun ba resolution sa smartphone? Video resolution yun ah. Usually kasi guys, 1080 by 2000 something. Pero 1920 by 1080 is a specific video format yan. Hindi siya display dapat na resolution. But yes, baka natin mag-speed test ngayon. Tingnan natin kung sino mas mabilis. Sino mas mabilis mag-boot? 1, 2, 3. Paano yun? Oh my god, mukhang mauna to. Oh! Ah, hindi. Muntikan pa. Ah, pero almost there, ah.
Malapit lang yung laban. Okay, so ito na. Speed test. Photos. Ang sabilis to. Calculator. Ito pa rin. Calendar. Ito pa rin. Clock. Bilis talaga. Piling ko talaga ito yung original, ha. Phone. Oh, agad-agad. Messages. Halos the same. Camera. Mukhang ito yun. And last, Safari Browser. Okay, so alam niyo na kung sino yung mabilis. Yung original. As if naman original din to. Piling ko hindi to fake. Anong sinabi mo? Fake to. Ito na. So kakadownload ka lang ng Mobile Legends dito sa iPhone 12 Pro Max. Makarurot sa bilis. Tapos pakito pa ako. OP na to. Vengeance agad. O, tapos na. Ito pa inable. So meron siyang high graphics, HD mode lang. Wala siyang HFR graphics. Pero may shadow naman. At mukhang playable naman siya. Sakto lang. Ito ay pwede na. Oh, kinakaya ko. Oh. Parang ang galing ng AI. Di ba alam na band to lagi? Galing naman ng AI. In-update ata to eh. Teka lang. Whoop. Hindi, kasalanan to ng cellphone. Ay. Kasalanan to ng cellphone. Wala guys, pangit talaga. Natalo ako dito, hindi pwede. Okay, so far okay naman siya. Mukhang mabilis naman siya. And may access naman ako sa Google Play Store, okay siya pang Facebook. It is a pretty okay phone, ha. Hindi lang ako sure kung Android 10 talaga siya kasi iba yung parang lumang version yung kanyang interface nung nakita ko. Yung camera niya is basura. Pero how can I say na basura siya if it's only 3,000 pesos? Guys, this could probably be the best looking 3,000 pesos na camera that you can buy right now. Okay naman siya pang Facebook. Smooth naman siya. And best of all, mukha siyang iPhone. Alam niyo na siguro ngayon na isa lang siyang clone ni iPhone 12 Pro Max. Literally siya tunay na iPhone. Duh. Hindi nyo ba alam yun nung una pa lang? Ako lang ata yung didismay, ah. Simula nung una pa lang. Google, marinig kita sa mukha eh. But yes, ang daming mga tao ngayon na gustong-gusto ng itsurang iPhone, ha. Basta ang phone mo ay mukhang iPhone. Isipin ng tao, social ka, bigatin. Ito yung ginagamit mga artista eh. Mga politiko, it is a status symbol. So who cares kung Android phone ang hawak nyo, pero ang mahalaga kasi is not what's in the inside, but what's on the outside. Parang baliktad ata, pero ang mahalaga, malaki siya tingnan. I'm pretty sure malakas yung dating nito sa mga mahilig sa iPhone. Kaya lang walang pambili. Now's your chance. Shopee ko lang ito binili. 3,000 pesos. At yung nabasa ko mga reviews, mukhang legit naman. Hindi sila yung parang tinranslate na foreigner, no. But yes, if nag-expect ka ng legit, original iPhone 12 Pro Max, hindi to yun. Pwede ba? Huwag nyo nang lokohin sarili nyo. Walang iPhone na 3,000 pesos lang. 4,000. Pero ito, ah, 3,000 pesos lang meron ka ng Google Play Store. Very premium itsura. May notch na rin siya. May fingerprint. May... Although fake ata yun eh. Pero mahalaga dito is meron kang isang iPhone-looking phone with you all the time. Para patungo sa chicks mo. I'm sure magiging lapitan ka ng chicks kapag ito yung phone mo. Or baka lalayoin ka pa. Anyways, this is another scam phone. Sa Shopee. Kasi nga, hindi siya yung legit na iPhone 12 Pro Max. It could be legit kasi hindi naman siya nagsabi na original siya. So you could say na legit siya. Pero hindi niya sinabi na clone din siya. So anyways, if you want some more clone phones or legit or scam videos just like this, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Nag-enjoy ba kayo? If yes, please do drop a like. It is well appreciated. At syempre, meron tayong paparating na another fake phone sa Shopee. Another one. Mas kakaiba to. Mas malapit yung specs. Coming from the number one smartphone brand in the world. Kaya mag-subscribe ka lang. And I'll see you on the next video. Plus the beans, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo.